Hi, Abby Loves, and welcome back again to my YouTube channel. So, ayan, panibagong araw, panibagong vlog. And for today's tutorial, tuturuan ko kayo kung ano ba ang dapat nyong gawin kapag na-copyright claim yung videos na in-upload nyo sa YouTube. So, ayan, napakadali lang niya. At hindi nyo na kailangan burahin yung video na na-copyright claim kasi ganito lang ang gagawin nyo. So, ayan, without further ado, let's go to the video. Ang gagawin nyo lang is pupunta kayo sa Chrome or Google. So, ayun, at ilalagay nyo lang dito sa taas is yung dito sa taas yung studio.youtube.com. Ito. Yan, studio.youtube.com. Tapos dapat naka-sign in dyan yung inyong YouTube channel na account. So, ayan, hintayin lang natin. So, pupunta kayo dito sa ano na to. Yan, makikita niyan dyan. Pupunta lang kayo doon para makita nyo yung lahat ng videos nyo kung may restrictions ba. Ayan, pupunta kayo dyan sa channel content. Then, ayun, naglagay ako dito ng isang video ko na may copyright claim. Yung kadalasan na kung bakit naka-copyright claim yung mga videos natin na ina-upload sa YouTube is yung mga background music na ilalagay natin sa video. So, ayun, naka-copyright claim ako dito sa unang video. And ang gagawin mo lang, so ayun, ang itatap nyo lang dito is yung copyright claim. Ito yung nandito sa gilid. Yan. At may lalabas na ganyan. Tapos, ang pipindutin nyo dito is yung see details. Tapos, ayan yung lalabas. So, ipapakita dito kung saan ka nag-copyright. So, ayan. Diyan. Basta ipapakita dito kung saan ka naka-copyright. And hindi naman siya nakaka-apekto sa inyong ano, the content ID claim on your YouTube doesn't affect your channel. Hindi naman siya, daw siya nakaka-apekto sa channel nyo. Pero itong ano na to, halimbawa kahit itong video na to kapag madaming views or ano, watch hour, hindi siya mabibilang sa watch hour nyo. So ang gagawin natin is select action dito sa kabila. Select action. Pipindutin mo yon. Tapos mamimili ka dito kung replay song or mute song. So, ang gagawin natin, ang gagawin ko is mute song. Itong pipindutin yung mute song. Tapos, ayan yung lalabas dyan. So, mamimili kayo kung mute all sounds when songs play or mute song only. Yung mute song only, ito yung pipiliin natin, ito. Kasi nakalagay dito, remove the claim song only. Ang tatanggalin niya lang yung ano, yung na-copyright claim na song. Pero doon sa yung sa una, ang tatanggalin niya is lahat ng sound na nasa video mo. So pipindutin mo dito is yung mute song only tapos continue. Pindutin mo tong continue. So ayan, mamimili ka, pipiliin mo yung mute. Hintayin lang natin. And kapag na-continue nyo na yun, ang lalabas na is, ayan, processing. And do sa restriction ang nakalagay is checking one found. Hintayin lang natin na matanggal yung copyright claim niyan. Nagpa-process pa yung video. So, medyo matagal-tagal to ng onte. Siguro mga 5 minutes ganyan or 10. So, ayun guys, hindi ko na ipapakita sa inyo kung anong nangyari kasi matagal talaga siya mag-process. Lalo na kapag, halimbawa kung madami ka na copyright claim na video tapos isasabay-sabay mo siya na tanggalin yung o i-mute yung sound, matatagalan ka na i-process yun. Dapat isa-isa lang. Tapos hintayin mo na madali siya. So, effective po talaga siya. So, hindi nyo na kailangan i-delete yung mga videos na in-upload nyo na pinaghirapan nyo para lang i-edit ulit or re-upload ulit. Kailangan nyo lang is i-mute yung sounds ng mga na-copyright claim. So, ayun lang guys. Effective na effective tong
ano na to, way na to para matanggal yung copyright claim sa inyong mga videos. So ayun, kung nakatulong ako, make sure na mag-subscribe ka, like this video, share and hit the notification bell para ma-notify ka sa susunod ko pa mga tutorials. So ayun guys, bakit pa ako nag-intro? Parang intro. So ayun guys, thank you for watching.